Good morning, guys! My name is Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, pag-usapan natin yung level ng ating tubig ng ating fish pan. Ano ba ang tamang level ng ating fish pan? Tama ba na mataas? Tama ba na mababa? So, yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. So, guys, nandito tayo sa ating sa aking isang fish pan. Ipapakita ko sa inyo anong level nitong itong aking fish pan na to. Ito. Papakita ko sa inyo, ilulubog ko yung aking paa para makita nyo ano yung sukat. Ito, ha? Yeah. Nakita nyo ba? Hindi siya umabot hanggang tuhod. Yeah. Yung aking level ng aking fish pan. So, ayan. Itong aking fish pan ito, ang laman nito ay puro fingerlings. Fingerlings. Hindi naman fingerlings, mga two finger parang. Maliliit pa lang ang ating laman dito sa ating tilapia. So, yun. Hanggang dito lang siya, oh. Higit 1 feet lang yung ating level ng ating tubig dito sa ating... So, guys, nandito naman tayo sa aking pangalawang fish pan. Ito. Ang laman nito malalaki na. Ready to harvest na nga ito ng mga 4 fingers na ang laman nito. So, ipapakita ko naman sa inyo gaano naman ito kalalim. Ito to, ha. Itong aking pipis pa dito. So, itinaas ko maigi. Ayan, guys. Nakikita nyo ba? Mahigit tuhod. Ayan. Almost ang taas na ng level ng aking level dito. 2 feet siguro kasi lagpas ng aking tuhod yung aking tubig dito. So, meaning malalim itong aking dito sa aking fish pan na to. Ito ay malalaki na. Malalaki na yung laman nito, ready to harvest. So, yan ang pag-uusapan natin. So, guys, magsimula tayo sa fingerlings. Ang required ng oxygen. Halimbawa, meron kang fingerlings dito. Amounting 1,000. Ang requirement mo lang naman ng oxygen dito ay kokonti lang kasi nga hindi pa nagkukonsume yung ating mga fingerlings ng maraming dissolved oxygen. So okay lang na maliit ang mababa ang yung level during the fingerlings. From 0 days to 1 month to after 2 months, pwede ka pa. Yung nga ganito lang pinaka-sizing niya, pwede pa mababa ang iyong pinaka level kasi kunti lang naman yung pinaka requirement. Halimbawa, 1,000 o kaya to 5,000, okay lang na mababa ang yung level kasi nga hindi pa maraki ang kinukonsume ng dissolved oxygen sa ating fish pan. So meaning sa fingerlings, okay lang na mababa. Mga level, mga 50%, katulad dito, 50% yung pinaka level mo, okay lang na mababa ang yung pinaka during fingerlings time. So yun na nga sa aking palagay sa fingerlings, pwede pa na mababa ang iyong level. So guys, pagdating naman ng 2 months, 3 months, 4 months to 5 months, meaning malalaki ng iyong tilapia. So nangangailangan na siya ngayon ng maraming dissolved oxygen. Tapos pagka for example, marami ang iyong tilapia, mga 1,000 to 5,000. So ang kailangan mo lang ngayon additional na dissolved oxygen. So katulad nitong aking ginagawa, ayan o. Meron na akong additional na dissolved oxygen. Ito, yan o, nagbabubble siya. So kailangan mo na siya ng maraming dissolved oxygen para mapalaki mo, para yung requirement para yung pinaka tilapia mo mapalaki mo. So anong level? Mga 80 to 90% itong aking level dito. Ang level ng aking fish pan, meaning kapag malaki na ang iyong tilapia, kailangan mo nang itaas ang level ng iyong fish pan. So yun ang pinakanon. Sa fingerlings, pwede pang mababa 50%, pero pag malalaki na, kailangan mo na siyang itaas kasi nga nagre-require na siya ng maraming dissolved oxygen
para sa pagpapalaki ng iyong tilapia. Otherwise, kulang sila sa disolvoxin, mabagal na nga lalaki, may posibilidad ka pa na mapiskil kasi nga overcrowded o kaya nangangailangan sila ng oxygen. Kasi nga, wala, kulang ang oxygen nila. So, ganun na maging sitwasyon mo. Kapag ka kulang, malaki na, kailangan mo na siyang dagdagan para sa dissolved oxygen. So, guys, sa katanungan na ano ba ang tamang level ng ating level ng tubig ng ating fish pump, sa fingerlings, para sa akin, ang level ay nasa 50%. Okay na, is enough. Tapos pagdating ng malaki na, para 3 months, 4 months, 5 months, so hanggang malalaki na ang iyong tilapia, tinataas ko na siya from 80 to 90% kasi nagre-require na siya ng maraming dissolved oxygen ng ating mga tilapia. So guys, sana nakatulong ako sa inyong pagpipispan at ito ulit ang iyong Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye! Kung nagustuhan mo aking YouTube channel, subscribe ka na sa aking YouTube channel. Yan, Kuya Mikey. Anything na may gusto kang malaman, anything na may idea ka, anything na may katanungan ka, share mo sa akin. Tapos i-comment mo below. Tapos yan, comment mo below. Tapos i-like mo na rin para updated ka sa mga susunod ko pa ng mga video. Okay guys, nandito ulit ang iyong Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye!